guys, welcome to another episode of Rojay Rides. Itong episode na to ay episode number 8. Yan, episode number 8. Sa nakikita nyo sa thumbnail, tayo ay magre-review ng Honda Click 150i, or they say game changer, tawagin nila. So yung owner ng Honda Click na yon is schoolmate ko sa college. Ayan, shout out Godwin Bansil, bait nyan. Bibili sana siya ng NMAX eh, pero ang haba daw ng listahan, 2021 pa siya eh. Ganun ba kabenta ang NMAX 2020? Sayang, kung meron man siya, reviewin natin eh. Pero for now, Honda Click 150 tayo. Goods na rin kasi 150cc na siya. Tara, reviewin natin. Yo guys, yo, what's up? Malapit na ako sa, sabi niya, Mercedes Avenue. So hintayin ko na lang siya, chat ko na lang muna pag nandito na ako. Tingnan ko, malapit lang naman siya dun eh. Eh bawal daw pumasok, kaya hintayin natin dito. More moments later. Lalabas na daw guys. Walang masisilungan eh. Init kahit saan. Ah, hintay na lang natin dito guys. Napit lang naman siya. Yan guys, dito na siya. Honda Click 150i. Lang helmet. Wag tularan. Tayo, init, tuturo ko sa iyo. Ah, sige. Okay guys, mukhang malakas-lakas 'yan ah. Dito pala eh, makulimlim eh. Parang iniba mo na air filter ah. Ha? Butas yung air filter. Hindi. Oh, game. Wait lang. So, sa susay, kailangan ano, di ba green yan. Kapag green, pwede mong pindutin to. Tapos ano, mababa-under mo. Tapos kapag naka-red, yan, hindi mo siya mapipindot. Sarado yun. Oo, hindi mo mapipindot kapag naka-red ito. So ilo-long press mo lang para mag-dilaw. Okay. Tapos itong taas, ano yan, alarm. Yan, pag nakaganyan, ibig sabihin naka-alarm pag ginanyan. Giniagawa mo! Pag nagbukas tong ano, hazard. Oo. Tapos para matanggal lang yung tunog, pipindutin mo lang ito ulit. Yan. Oo. So repeat mo na yan. Tapos may answer back din yan. Yung pwede nga ilalak mo. Tapos ayun o, maharap mo yung tunog ng motor. Oo. Tapos para matanggal yung alarm, pipindutin mo lang toilet. Ayan. Okay na yan. Pwede mo nang buwan. Parang hindi lang din ito. Paano gumagana ito? Pagbukas to, pwede nang buksan to. O oh, dapat sarado. Yan, dito sa seat. Oh. Para mabuksan to. Yan yung mga re-intro. Okay. Wait, wala akong box. Checkpoint, okay. Wala, walang checkpoint dun. Wait, wala akong ano. Tinanggal ko eh. Bibenta ko na nga ito. Well, paano makakabalik? Ano ba naman yan? Masasado mo na yan?
sabagay, parang dire-diretso lang, you know? Oo. Oh. Ano yan, ha? Medyo... Pwede mo buksan to, kahit wala yung susi, basta may ganito ka. Oo. Tapos i-sakto mo lang doon. Ayan. Bukas na yan. Pag naiwan yung susi dyan sa loob. Oo. Tapos di mo lang kaganyan ibaba, iangat mo lang ulit para malaki. Oo. Ito, buwawala to. Yan to. Oo, yan. Ganyan lang inaatak na. Basang-basa, latong nilinis ah. Ipag mo na lang yan, baka mawala sa lusito, mahal ng palit niya. Magkano palit nito? Ano, 15. 15,000? Oo, kasi kasama yung sensor, papalitan niya. Nawala mo na to? Ha? Nawala mo na? Di po. Wala ko eh. 15 yata o 9. Sige, hindi mo mawala yan. Susubo. Nandiyan, boss. Nandito. Saan? Huwag mo iiwan to sa loob dyan ha. Ba? Wala na akong duplicate. Ay, papalit pala ako ng battery. Ano ba yung GoPro? Hero 6. Okay, yayamanin ka talaga boss. Ang gundo ng visor eh. Okay guys, balikan ko kayo. Palit muna ako battery. Pushing! Okay guys, welcome back sa aking bagong motor. Yan, ito yung Click 150. Oh. So guys, ito yung susi niya. Para ma-unlock mo, i-long press mo to. Eh, naka-green. Kaya kung aalis ka na, sarado mo, hold mo. Pag nag-red, okay na yan. Tapos pag bubuksan mo na, hold mo ulit, magiging green na. Yun o, green. So pwede na siya buksan. Hindi, buksan mo muna pala to. Yan, pag nakita mo na yung susi, pwede na yan. Okay, test ride na natin. Lagay mo lang to sa bulsa mo. Ayan, sarado mo para safe. Okay, first ride on the Click 150i. Ay, nako. Lucky. Seat height nga pala niya is 769mm. Adjust natin yan. Malakas to ah. Oh, okay. Lakas ah. Oh, lakas. So, ang 150 Click na to, fuel injected na rin. Gaya nung sa Honda Beat natin, fuel injected na rin siya. Pero pinagkaiba nila, 150 to. Yung akin, 110. Ang taas, guys. Tingkayad ako, oh. Ano? Pero kaya naman. Relax yung katawan mo. Pag-overtake ka, yay, oh. Kaya niya. Ayun, dito. Malubak. Kanina. Medyo sakit sa puwet. Kay Honda Beat. Stock shocks pa ako, eh. Eh, itong Honda Click 150i. Stock shocks rin. Pero testingin natin kung masakit rin sa puwet. Kung nag-expect kayo ng top speed, diyan kayo nagkakamali, walang top speed. Gaya nung sabi ko sa last video ko, hindi tayo magta-top speed, top speed. Kasi mahina loob ko, lalo na pag hindi akin. Okay. Malubak. Off-road tayo. Pero parang wala lang. Ang taas. Hindi mo mararamdaman yung lubak, guys. Yan ang maganda dito. So same position siya sa Honda. Yung sa Mio naman, yung sa Yamaha, dito naman yung signal, dito naman yung busina. So big difference. Ang lakas ng arangkada niya, guys. No joke. Lalo na 150. Medyo sporty look. O siguro mataas lang yung seat height niya. Kaya overtake tayo, guys. Ang bilis to. Pag-overtake ka talaga, hindi ka niya bibiguin eh. Napakaganda, guys.
mamaya sa C6 para walang masyadong tao. I-review natin doon. Tingnan natin doon kung maganda. Feeling ko, ang taas ko, ang taas ng seating position niya. So yung Honda Beat nga pala natin, guys, pinaiwan ko muna doon kala Godwin para safe and walang mangyaring masama doon sa ating Honda Beat. Yan guys, so Honda Click 150 rin, no? So shoutout nga pala kay Godwin, salamat. Big opportunity to para sa akin para mag-review ng medyo mataas-taas na displacement. So grinab ko na yung opportunity na yun para hindi masayang. Kasi bebenta niya to eh. Bibili siya ng NMAX 2020. Malakas ang throttle response niya. So ano nga ba pinagkaiba nila sa version 1 sa Game Changer? Yung unang Click na 150, halos same rin. Ito lang Game Changer, naging keyless, equipped with keyless system. Yan o guys, demonstrate ko sa inyo mamaya kung ano nga ba yung keyless. Medyo naloko-loko rin ako pero i-explain ko ng anong makakaya ko. Goods na goods sa Game Changer. Wala ka talaga mararamdaman, no? Chill lang yung puwet mo. Aray, malubak talaga. Pero masasabi ko guys, napaka smooth, very smooth, lalo na sa 150cc niyang category. Sulit na, tsaka syempre Honda, di tayo bias pero Honda is life. Medyo pababa yung kamay ko sa Honda Beat ko kasi straight, so medyo ano na lang. Okay, traffic. And sana pagbalik ko nitong Click mamaya, hindi ako maligaw kasi wala siyang cellphone holder. Kaya diretso lang naman to, kaya matatandaan ko naman. Very responsive. Throttle response is 100%. Lakas ang arangkada niya, guys. 2 thumbs up for me. So then again, Honda Click, Game Changer. Stock horn pa siya. Maganda play niya sa shocks, lalo na sa mga lubak. Hindi mo mararamdaman talaga eh. Tingin ko naka-stock tires pa rin siya eh. Tingin ko lang, pero check natin mamaya. Oh, maganda yung busina rin. Cons ko lang sa kanya is mataas. Siguro pang mga matatangkad na tao to eh. Ako ay 5'6", 5'5". 5'5 lang ako. So hindi ako masyado katangkaran, pandak lang ako, kaya tingkayad pa ako dito. Pero namamanage ko naman, guys. Oh, hindi masakit sa pit to. Ayos. Kay Honda Beat, masakit eh. Oh, aray ko. Dami talagang lubak dito. Sorry, Godwin. Salamat nga pala sa pag-explain ng keyless. Kung hindi, baka hindi ko mapaandar to. Pansin ko lang guys, mataas yung side mirror niya. O baka design talaga siya sa mga matatangkad na tao. Ano ko na show? Dito ko na, ang taas. Honda Beat ko ata hanggang dito lang yan. Pero para akong dito eh, praying mantis. Pero pwede naman palitan yan, aftermarket parts. Sa 150 lang yata yun. Kung masyado ako natataasan, palitan mo na lang. Wala naman problema doon. Tingkayad ako guys eh, oh. Liit ko tingnan. Pero namamanage ko. Kaya don't worry. Okay, sorry talaga Godwin. Baha. Wala tayong magagawa niyan. Sorry na lang. Uy, ito malalim. Kaya naman siya sa mga sita, no? Napaka gaang niya pag maandar na. Kaya mo siya isingit-singit. Ilag ka, papunta ka dito.
Na-move mo naman siya doon with ease. Lakas yo. Arangkada, nakatakot, umangat na ako. Oo, nasanay lang ako sa 110cc. Ganda yun. Okay, first time ko lang mag-ride na ang 150cc, guys. Na scooter, ah. Yung last ko is 125. Ito, 150. So, medyo pataas na tayo nyan. Baka bukas, eh, 1000cc na tayo. Overtake natin to. Malapit na tayo lumabas. Malapit na tayong lumaya. Okay. Ganda. Dito na tayo sa open road. Kaya matetestingin na natin to. So, pinagkaiba nga pala nila, guys, sa 150i, sa 150 na version 1 ay yung engine tuning. So, pinagkaiba nila, medyo sa specs ng makina, medyo tinweak. Pinaganda. So, yung top speed ng 150 unang version, sabihin na natin nasa 130. Sa version 2, makukuha niya yon ng madalian. Ewan ko kung depende sa nagmamaneho yun. Masasabi ko lang, guys, yung comfortability niya ay 4 over 5. Napakaganda. Medyo pag hindi ka sanay, mangangalay lang dito mo sa shoulders. Ewan ko sa inyo, guys, ha? Pero akin, ganun eh. Kaya tingnan natin. Kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe right now. Mabilis. Hindi ko na alam kung rinig nyo ako, guys, pero panay wind noise na lang naririnig ko sa sarili ko. Matulin, guys, matulin. Okay, hanap muna tayo ng spot. Magandang spot para reviewin natin to. Siguro U-turn na lang ako, no? Wala rin, nalugpasan na natin eh.
Very spacious yung paa nyo. Etong sapatos ko, size 10. Kasha siya. Okay, U-turn tayo dito. Okay, alright. Hanap na tayo ng space. Ninja 650. Yung hanap tayo ng malilim, guys. Sarap gamitin, guys, promise. Maubos na gas niya, so hanap tayo ng lugar. Sorry guys kung hindi ko masyado nagsasalita, kailangan mag-focus sa daan eh. Okay, dito lang. Okay, ang Honda Click 150i game changer. Sa design niya, masasabi ko napakasimple. Walang ka design, no? Pero matte. Maganda pagka-matte niya. So, meron pa siyang aerodynamics dito. Displacement niya 150cc. Naka 3D emblem Click. Yan yung step board niya, stock pipe. Yan 150i. Ano ba ang i? Fuel injected. Nagpa-tint na rin siya ng signal lights niya. Tingnan nyo guys, oh. Gaano ka simple lang. Tabi natin onti. Gaang rin pag sinicenter stand. Okay, basic specifications. Size ng U-box, check natin. So, itong size ng U-box ito, napakalaki nyan. Pwede ang half face. Kasha half face dyan guys. 18 liters. So yung fuel capacity niya ay 5.5 liters. Yung sa atin, so on the beat, 4.0. So dagdag siya ng 1.5 liters. Transmission type V-belt automatic. So piit-piit ka na lang, ah. Meron na rin siyang pulley and drive base, torque drive, clutch bell, belt. Yan naman ang karamihan sa scooter eh. Downside lang niya guys, wala siyang kickstart to. Ayun, wala siyang kickstart to. So, kiraganda doon, mamaya check natin. Seat height, ang taas, sobra. O siguro palapad lang siya. Ang seat height niya ay 769 mm. So yung front suspension niya, telescopic fork sa likod, unit swing, single shocks. Shocks. Brake naman niya sa unahan, disc brake na may design ng parang petal. Yan. Malakas rin yung braking power niya.
show sa likod. Drum brake. Typical. Okay, ang init. Starting option, yun nga guys, wala siyang kickstart to. Oh. Meron lang siyang electric start. Front tires. Yan, ito, front tires. Federal, same rin sa stock ng Honda Beat. Tubeless na rin siya. Naka 90 by 80, 14 inch. Federal, kapit pa rin oh. Sa likod naman, sa rear, same rin, Federal. 100 by 80 nga lang. Mas malaki siya sa stock ng Honda Beat. Yun yung tread nyo, makapal pa. Okay, matte red. So, ang price nito, yung 2020 ah, hindi ito. Ang price nitong Honda Click, SRP niya ay 98,900. So, ang down payment niya ay 11,000. So, ang 3 years niya, magiging 4,645. Yung 2 years, 5,937. So, ang 1 year niya ay 9,813. Yun ang 1 year niya. Doon na tayo sa nakakalitong part. Ang keyless. Okay. Upo lang tayo. Oh, ang taas. Okay. Kung bubuksan mo siya, dapat i-hold mo to. Yan, i-hold mo to. Para maging green. Yan, nag-green na siya guys. So, yan. Green. So, kung papatay mo na siya, turn off. Hold ulit. Magiging red. Hindi mo na mabubuksan yan, no? Yan, hindi mo mabubuksan. Yan, wala. Kung bubuksan mo na siya, hold mo to. Yan, hold mo. Para maging green. Green na siya. So, pwede mo na siya buksan. Yan, hold mo to. Or, pwede naman ito. Yan. Nakikita mo yung susi na kulay yellow. Ibig sabihin, pwede na. Pwede mo na siya buksan. Tingnan natin. Yan o, bukas na. So, pwede na siya buksan. Yan. Tingnan natin. Kung papatay mo na, sarado mo. Click mo to. Yan, sarado na yan. Hindi mo mabubuksan. Tapos kung alis ka na, syempre, sarado mo to. Yan. Pwede ka na umalis. Tapos, kung naiwan mo siya dyan, pwede mo naman buksan to. Yan, ibig sabihin nun, naka-alarm na siya. So, pag mayroong magnanakaw dyan, yan, mag-alarm. Maririnig dyan, mag-alarm. Then, sarado mo. Sarado mo to. Dito masasarado pala, hindi dito. Okay, doon naman tayo sa upuan. Imagine, sarado yan. Yan, pero naka-alarm siya, kaya ganyan. Bubuksan natin. So, may kukunin ka dito na gamit mo. Hold mo to, yan, nakabukas na green. Ilalagay mo siya sa seat. Yan, pero pag hindi, hindi siya mabubuksan. No? Pero pag nilagay mo sa seat, hindi, buksan mo to, syempre. Yan, nalilito pa rin ako. Then, buksan mo yan. Pwede mo nang buksan. Yan o. Okay, alright. May kukunin lang talaga ako eh. Okay, paano pag nakalimutan mo na yung susi dyan? Okay. Sa dalawang susi na yon, may libre silang ganto. Isa sa duplicate, isa sa original. Ano ba to? Yan ang gagamitin mo pag naiwan mo yung susi dito sa loob. So, wala siyang susi dito. Yan, wala susi yan. Kaya hindi mo talaga siya mabubuksan. And kuwari, naiwan mo siyang nakaganyan, hindi mo mabubuksan. So, mangyayari dyan, tingnan mo to. Yan. Hilahin mo yan. Then, ito. Kita ko dyan.
Kita nyo guys, ito. Diyan nyo ilalagay ito. Then pababa. Oh. Rinig nyo yun. Ngayon, kung babalik mo naman, taas mo lang. Yan, pwede na, oh. Hindi na makabubuksan yan. Eh, ako, naiwan ko yung susi ko sa loob ng compartment nun. Kaya sinungkit namin yun, eh. Eh, paano pag wala kang duplicate? O nasa bahay yung duplicate mo? Testingin natin siya sa road. Okay, alright. Be right back. Wow. Okay, alright guys. Pabalik na tayo sa may-ari niya. So then again, salamat Godwin Banseal. Sana yung NMAX mo nandyan na para ma-review rin natin. Time check 3:04. Hapon na. Okay susi, nandito. Okay, bago tayo malis guys, check natin ang instrument panel. Yan guys, oh. Instrument panel. Speedometer. Yan. Fuel gauge. Nasa left. Tapos, ito yung maganda kasi yung walang kickstart, ito yung pinalit. Voltmeter. Built-in na yan. So, wala ka nang bubutasin dito. Yan, dito. Na makakasira sa pairings mo. Yan ang maganda dito. Pero walang kickstart. Tapos ito, signal. Left. Tapos right. Ito. Yan. Ito yung susi. High beam. Tapos, check engine. So, liquid cooled na siya. May radiator yan, oh. Check you guys. Yan, oh, radiator. So, hindi na siya air-cooled. Pag maglo-long ride ka, wala ka naisipin. Liquid-cooled. Idling stop. Yan, idling stop. So, pag nasa stoplight ka, so, pag naka-stoplight, pag naka-on to, mamamatay. Tapos, pag piniit mo ng paganyan, mabubuhay na siya. Then, ito, park brake lever ata tawag dito eh. Or handbrake, ganun. Yan. So, kung pa-incline yung park mo, di na siya aatras. Yan, di na umaatras. So, pag tinanggal natin yan, i-freewheel. Naka 14 degree pulley and drive pace daw. Tapos naka 13/15 combination na flyball. Secret na daw yung iba eh. Okay, maganda dito. Naka LED na siya. All LED. Okay, ito yung voltmeter niya guys. So, maantabayanan niya yung voltahe ng battery. TGM FI, idling stop, combi brake. Combi brake na yan, no? Ito. Combi brake. So, daytime running lights, yon LED. Then signal light, yon nakabukas yan. So naka low beam, ayan, oh, low beam. Pag naka high beam naman, ayan, pati tong nasa gitna magbubukas. Sound check natin yung tambucho nya. Okay, yung ganda. Napakalakas. Biritin natin. Marami pang design to eh. May matte gray. Marami pa eh. So, yung bago ngayon, iba na. Same spec, pero different color. Check natin ang kanyang fuel efficiency. So, yung trip A niya, naka 35.8 kilometers per liter. Yeah, ito yung voltmeter niya. Uy, may oras, oh. May orasan. Okay, guys. Balik na tayo. Okay, let's go. Yun
lang ang aking video for today. More to come. And please subscribe to my channel. Bye bye. Honda Click I. Huh? Wala, kinumbert ko na ulit sa stock. Pangit eh. Sa pagpapahiram na Honda Beat, ng Honda Click.